po. What is up mga kapot-pot? Mr. Kalakaligar. And welcome to the vlog. Okay guys, so another day. And it's just a random day for me. And I'm heading out. So right in front of us is we have Basha, yung ating Rusi Classic 250. And yung ating pag-uusapan ngayon is yung mga pros and cons and ano yung mga different experience ko with this bike. Okay, so siguro I believe naman pwede ko na siya mabigyan ng long-term discussion or long-term review nitong Rusi Classic 250 natin, dahil magti 3 years na to sa akin sa October. So in just a few months, mabilis lang yan guys, so tatlong taon na to, ibig sabihin expired ng registration nito ni Basha. Okay, so lalabas lang tayo dahil nagbubuting-ting ako ng bike sa taas. And may mga tinanggalan ako stickers. So may mga naiwalagkit. And naisipan ko kuna ng gasolina to. Kaso konti na lang pala to. So pagasan ko lang to na 100 para makapagkuha tayo ng gasolina dito. Okay? So ayan siya. So mamaya, while we're driving around Ortigas, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay, okay? So by the way, Rusi Classic 250 is an 80,000 peso bike. So if installment nyo kukunin, the down payment is 10,000. Then ang monthly amortization nyo for 3 years is 2,856. Okay? And inclusive of LTO registration na siya for 3 years. Okay? Ayan yung update natin. Ito yung recent itsura ngayon ni Basha. So many times I've thought of changing the looks of this bike, but wala eh. Parang pinasagwa ko lang. For me ah. For me lang guys. Okay na ako dito sa setup na to. Okay? So for the meantime, tayo bumili muna ng gasolina bago mag-rush hour. Time check, it's already 4 PM Friday afternoon. I don't know kailan ko ito ma-upload. Pero so yan. By the way, I'm still using the stock battery of the bike. So, nako, parang panis na yung gasolina ko. Yeah, no? I'm using the stock I'm still using the stock battery. And again, magti 3 years na to. Okay, mileage niya 2,554. Sobrang bira natin gamitin dahil yun nga, nung talagang very active pa tayo sa motorcycle. Hindi naman maraming-marami, pero may bike rotation kasi tayo. We have 6 or 5 bikes I think nung 2020. Okay. Grabe. Hindi na ako marunong magmotor. Oh yeah. Nakapagmotor din. By the way, we're still in may curfew pa rin tayo. Kaya sobrang bihira na lang ako magmotor kasi nadismaya ako dahil yun nga, usually inaabot tayo ng gabi sa pagmumotor eh. Pero since may curfew na, wala lang, nawala na ako ng gana. That's why I shifted to bicycles. Ayan na. Hindi na ako sanay magmotor. Kala mo ang bilis eh. For the views. So nandito tayo ngayon sa ADB Avenue. Lumili niya ako sa bike lane. Well anyway, yun nga guys. Sige, daan. Sige. So as I was saying, so many times na ninyo nung napapanood yung mga reviews and videos ko about Rusi Classic 250, natunghaya nyo na iba't ibang genre or version
ng different Rusi Classic 250 videos. So ito kasi si Basha, nakuha ko October. Sa mga bagong tune-in lang dito sa channel na to, the bike has been with me since October of 2018. And wala lang. So far, nothing major issues ang na-experience natin dito. Yes, may mga pinalitan na tayong pyesa, pero majority of it are stock parts pa rin. And majority of it is kung bakit tayo, U-turn muna tayo dito. Kung bakit tayo nagpalit ng pyesa is because of, yun nga. Dahil nag-modify tayo or nag-upgrade tayo. So what are those? Yung cables, pinalitan ko na. Because of ito, kung nakikita nyo yung handlebar natin, nag-fat bar tayo. So the stock cables will not work. The stock cables will not work dahil bitin. So panty MX yung kinabit natin. And I got the handlebar set from Mr. Henry Ang, or pyesa ni Henry Ang. Meron siya. Pero ngayon marami na ring sellers ang available ng mga ano. Marami na ring sellers na mga available na pang Rusi Classic 250 set. Kasi before I was having a hard time securing my set because of yun nga. Iba yung kailangan niyang ito. Ano, kalimutan ko yung tawag dito. Okay. So, ano pa bang mga pinalitan natin? Yung nag-solid metal bushing na tayo dito sa motor na to. Dahil nagpalit ako ng Shinko 705 140-80-17 yung 140-80-17 yung kinabit kong Shinko 705. That's why yung kadena and yung outer wall, side wall ng gulong is nakikiskisa na. That's why I have to replace my ano, I have to replace my in due time kasi guys, in due time is we really need to replace our sprocket bushing. So nagpalit na akong panty MX 155, which is yung solid metal na. Okay. Okay, sa mga nagtatanong anong gas ang pinapakarga ko, it's XES. So ever since nun, XES na. Walang scientific explanation, masiyang lang talaga ako sa XES. Yun. Basha. Kung may papansin nyo, may pula doon sa loob, guys. Yan yung spare cables ko. So, galing nyo rin maglagay ng spare cables. So, lagay nyo sa ilalim na upuan nyo. Kung kasha naman. Which is sa akin, kasi kasha naman. Okay. Which is sa akin, kasha naman. Kaya, doon ko nilagay. Before, lagi kang dala sa bag ko eh. Saan mag-start? Okay, so kanina, nung prior to gassing up, napansin nyo, hirap talaga ako mag-neutral. Well, yun lang talaga ang downside nito. Pero pagka long rides naman or matagal mong gamit, okay siya eh. Okay naman siya. So U-turn na tayo dito. Pinakosumize ko, pinatapos ko yung frame nito, pinarelocate ko yung fender nito kay Jake Guerrero sa may Malabon. Pero I believe they have a new spot na. Yan na. 415. Medyo nagsisimula na. So, pinakosumize ko yung frame kay Jake Guerrero. Putol-dugtong lang naman. Putol-dugtong lang ginawa. And relocation ng fender dahil, yun nga, masyadong mahaba. Pinaiksihan ko yung mounting niya. So, ipapaulit natin yung doon ko na lang papagawa kila Nico sa Tollits Moto Classic Garage dahil hindi ko mapinturahan tong motor na to dahil naka-welding yung fender.
So dapat kasi may bracket siya, may mounting point para detachable. So like for instance na I wanna have the bike painted na you can do so. So yun. So I'm using a dual pipe. So BR pipe to na dual. Kinustomize ko lang. Pinagawa ko ng elbow. Kaya ba? Kaya! Kamote. Minsan nga gawa ko ng video nun. Kamote moments ko. Okay? So, ano. If you're still considering on buying such, well, you have to try it kasi muna eh, or you have to own one para ano eh. Pero syempre, 'di ba? Sabihin mo, Mr. Kalakal, wala namang hindi naman pinupulot yung pambili ng motor. Okay? Well, yes, hindi nga pinupulot. That's why yun yung purpose nitong video na to is to save you from save you from disappointments. Medyo dito tayo sa video and picture spot natin. Medyo tone down niyo yung ano. Oh, may nanguhuli ah. Medyo i-tone down niyo yung medyo i-tone down niyo lang or i-lessen niyo lang yung expectation niyo with the bike. Medyo kasi of course you're not buying a very expensive bike naman eh. Okay, so mabilisan lang pakitaan ko sa inyo ng quick specs tong bike na to. So again, it has been with me for almost 3 years now. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, ito yung pinalitan natin. Palit tayo ng brake hose, palit tayo ng throttle cable, palit tayo ng clutch cable. Okay? Now, dati ang hirap pumanap kasi ng adapter nito dahil kailangan ganyang kalalim, guys. Oh. I don't know if kita nyo. Kailangan ganyang kalalim. Well, anyway, available na yan kay Henry Ang, kay Tollits Moto Classic, kay RS Moto, at sa mga kung saan-saang shop pa. Sabihin nyo lang, specifically for Rusi Classic 250, yung wala ng modification na gagawin, as in bolt-on na lang siya. Okay? So, then, yung frame, ito yung kinat namin na frame ni Jake Guerrero. Ayan yung putol niya. Ito yung putol dito. Tabas dyan. Then, dugsong. Tapos ito yung fender na naka-welding rin dito sa dulo ng frame. Na papalagyan ko ng bracket kila Tollits Moto Classic ng ganyan. Or, discard yan na nila. Para, what do you call this? Para pwede kong tanggalin at gusto ko ng papinturahan, pwede kong magawa. Kasi naka-welding eh. Tapos ito yung solid metal bushing. I don't know if kita nyo doon yung silver sa loob. Hindi na yan yung rubber bushing, solid metal na yan, guys. Para lumayo tong kadena dito sa sidewall ng gulong. So, actually, medyo konti nga lang clearance eh. Pero imagine nyo, hindi ako nagpalit yan. Kumakaya doon dito sa Shinko ko. Now, yung wheel specs ko, Shinko 705. Available yan kay RS Moto. Stock rim pa rin ang gamit ko. The size sa harapan is 120x90x17. Stock interior, stock rim, walang problema. Bolt on, walang modification sa tapalodo. Very flush style yung datingan nyo. Beefy tignan. Then, sa likod naman, it's 140x80x17. Tama ba? O 90? Wait, di ko makita. Tama, 140x80. Walang 90 series na 140. 140x80x17. Stock rim na 3.0x17. Stock interior din. And yun lang, dito lang ako nag-modify sa solid metal bushing para lumayo nga yung kadena. Skid plate din galing kay Jake Guerrero. Okay, so yun. And carb is tuned by, of course, yours truly, Kapot Po Jason. Ayan, no? Stock pa yung ano niya. Stock pa yung headlight niya. Napunong-punong ng alikabok dahil kailan ko huling ginamit to ng matino. January, may gulay, ang tagal.
Tagal, March no. March na, actually mag-April na. So sobrang tagal na. Okay, so yun lang naman. Yun lang ang kanyang yun lang ang kanyang kwan. Okay, so it's time to butingting na ulit. Kailangan na natin magbutingting. Picturean ko lang for thumbnail para may souvenir. So bago ko pala makalimutan, dun sa humingi ng sound check nung pipe natin. Okay, dun sa humingi ng sound check nung pipe, hindi siya naka-silencer. Ayan, hindi yan naka-silencer. Yan yung idle niya. So siguro dahil marami yung fiber ng mga BR pipes natin, kaya hindi siya bulaaw or tunog lata. So ayan yung idle niya. Sana naririnig nyo. Ayan, okay. So pag binomba mo naman, diba? So kanina while I was driving, narinig nyo naman yung flow niya. Okay, narinig nyo naman yung flow niya. And I'm proud to say BR pipes number one. Okay, so ang ating main distributor ng BR pipes is Mr. Brian Chang. Okay, pero I have to take picture pa muna. Iisip ako saan maganda mag thumbnail. Siguro dito. Ipwesto ko dito para makapag thumbnail tayo. Nakapag motor ng saglit. Pero na-realize ko guys, sobrang tagal ko palang hindi ginamit ito si Basha. Buti naman nag-i-start. So F40 gas na tayo guys. F40 gas na tayo. And it's time to say goodbye. So sana na-enjoy nyo ito mga kapot-pot. Na-enjoy nyo yung video. And if nagustuhan nyo, pakipindot nyo naman yung like button sa ibaba. And if you think I deserve that subscription, pakisubscribe nyo na rin po itong channel na ito. Okay? So maraming salamat pala sa mga sumusuporta dito sa channel na ito. And once again, this is your boy Mr. Kalakal. Now signing off. Ciao. Whee! So good night everyone. Ride safe. And God bless palagi. Peace! Babush! Good night! Alright mga kabot-bot. Welcome to our small place. Okay, so ito yung Kalakal corner ko. Actually, hindi ko pa siya fully na-activate. Activated yung page, pero hindi ko pa siya masyado nalalagyan ng content. Okay? So, yan na yung prototype nung Red Wing boots natin. Red Wing inspired boots. So, this is a high quality leather yung ginamit natin. Close to this one. Kasi, ito yung mga original natin, mga Red Wing. Okay? So, yan yung mga pinag-moldahan ko. Pinag-copyahan ko ng yung pattern niya. As in, yung quality. If kaya, kaya. Kaya lang naman. Okay? So, at the same time, ayan. Hello, Grizzly! Hello, baby! Ayan, meet Grizzly! Yeah! Ano sumasalubong sa akin? So, sensya lang sabay. So, bikes everywhere. Bariklob ako. This is my road bike, gravel bike. Ayan. And, ayan, Mrs. Kalakal's bike. Of course, my kid. Doing some schooling. Uy, mahalaglag yan. And this is my balcony. Yan. May mga bikes din dito. Kalat, yan ang pinagkakabalaan ko. Butingting. Once every now and then. And then may bikes pa rin dun. Okay. Yan. So mamaya papadyak ako dito sa Ortigas. So hindi pa traffic.
kunwari hindi na rin masyado tirik yung araw. Okay. So, yun lang naman. Hi, Grizzly Bebe. Okay. So, yun lang mga kapot-pot. And, time to say goodbye. Night.